Cunaba dyan sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Mopeng aga, RJ. Good morning! Filon ngayon sa DZMM. Okay to si RJ talaga. RJ, pahina ng radyo ng konti or kung naka-TV ka. Nag-feedback lang tayo ng anyway, konti, baby. RJ, good morning! Morning, sir. Morning, sir Ted. Oo, alam mo, nung na-upload nga namin yung kahapon ng kabuuan, really, no? Honestly, we're impressed, no? Really? And then sabi ko, gusto ko kayong makilala, gusto ko kayong makita in person, kasi nga gusto ko kayong... Naku, parang ano ah. Gusto kong ikontrata ito. Kaya nga eh. Magtatayo ako ng istasyon parang dyan dama sa, ko nga eh, sa Eastern Samar. Anyway, sige, una, RJ, sino muna ang mga nasa likod ng production na ito to give credit, please? Yung coach po namin. Go ahead. Sino-sino? Can you mention? Yung nasa likod, yung coach po namin, si Mama Silapura, members, yung female anchor, si Samuel Bebeta, yung other members, Giza Ramoyo, Hans Baldono, Val Bringel, Luis Sabungan. Mm-hmm. Yun po yung mga members. Oo. Kanin nyo, kayo'y lumahok doon sa Regional School Press Conference on Radio Broadcasting sa Ormoc. Pa-contest ito? Pa-contest? Yes, sir. Contest po ito. Kayo nanalo? Hindi po, sir. hindi. Ibig sabihin, nabonggahan na tayo doon. Mas may bongga pa sa kanila, ha? Hindi kayo nanalo? Anyway, sige, hindi na bale. Pero, kayo ngayon ay senior high school, right? Yes, sir. Okay. So ano ngayon, Ralph, ang inyong track? Ikaw mismo, ano ang track mo sa senior high school? ABM po, sir. Ha? ABM po, accountancy and business management. Accountancy, a baby girl. So hindi broadcasting ang kanyang hindi doon sa ano na yon, ha? Doon sa career na yon. Ba't naman accountancy? Ralph, baka daw magbago isip mo, sabi ni Manong Ted. Hindi naman. Bakit accountancy, Ralph? Sir, ewan ko po, sir. Wala po kasi ako, undecided po ako sa anong saran pipiliin ko. Kaya yun na lang napili ko. Dahil may mga kaibigan ako. Okay. Kaibigan na? Kaibigan na naka-enroll din sa ABM. Kaya yun na lang pinili ko. I see, accountancy and business management. Nadala ka ng mga kaibigan mo. Kasi yung bata din yung nakapanayam ko dati sa Tacloban, tinanong ko siya kung bakit gusto niya maging mag-accountancy kasi daw gusto niya maging empleyado ng banko para siya makahawak ng maraming pera. Aba, okay. at least dadaan sa kamay niya, di ba? Hindi man kanya. Alright, so anyway, saan kayo kumukuha ng inspirasyon doon sa inyong ginawang produksyon na yon, Ralph? Sir, sa inyo po, sir, sa gaya ng TV, radio station, teleradyo, katulad na sa inyo ng DZMM, sir. Ito mo lang inspirasyon sa inyo. Meron bang teleradyo dyan sa Eastern Samar? Yung pagkalam ko po, isa lang ata po, isa, back daw sinerangan po. Mm-hmm. Hindi, kayo ba dyan sa, meron ba kayong as in ABS-CBN DZMM teleradyo signal sa inyong cable provider? Opo, sir. Meron po. Alright. So, saan kayo sa Eastern Samar Banda, Ralph? Sa Borongan City po, sir. Ah, mismo sa Borongan. Sige. Yes, sir. So, dito sa inyong ginawang produksyon na ito, ano ang natanggap na ninyong mga anumang komento sa social media? At meron na ba sa inyong nagsabi na, pagka-graduate nyo, paglaki nyo, magparamdam kayo sa amin dahil, di ba, baka naman ito na ang inyong talagang karir na gustong tahakin? Base po ngayon, wala pa po ganyan na para nag-offer o gano'n. Pero may nagsasabi po nga, nag-recommend na mga netizens na kumuha kami ng masking. Pero sa mga nag-offer na paramdam, wala pa po. Okay, ikaw baby girl. Parang gusto ko silang offeran, pwede ako maging manager nila. Uy, pero ang gagaling nyo, sobrang kahanga-hanga yung ginawa ninyo. Kasi live yon, baby. Hindi yun nga. Pati yung commercial live, hindi ko kinaya, di ba? At saka yung kanilang intro ng newscast,
yung echo nila, live din. Oo, oh, kita mo na. Oo. Magaling itong si RJ Alconaba. Pasampulin mo ng live ngayon. Tignan so, mo. Ano ang title ng inyong newscast? Radyo Express Balita? Paano? Radyo Express. Radyo Express Balita. Radyo Express Balita. O sige, ikaw muna yung first voice. I'll follow you. Sige nga. Radyo Express Balita! Radyo Express Balita! Grabe, walang pagkakaiba talaga, baby! One more time, Ralph. One more time. Go! Radyo Express Balita! Radyo Express Balita nyo! Sobrang wow! As in, ito yung magandang na idudulot ng social media. Nakakarating sa atin yung mga talent ng mga batang ito. Alright, sige. Diba? So, pagkatapos noong iyong patimpalak na yon, ano na, what will happen next? Kasi I'm just really wondering, bakit biglang meron kayong radio broadcasting subject doon sa inyong senior senior high school? Yung iba po sa amin, pag grade 12 po, meron pong radio broadcasting subject. Pero as of now, grade 11, wala pa po. Mm-hmm. Ba't kayo merong kasamang grade 6 o grade 7? Yung kasi nagkakaroon po muna para sa po sa mapipiling mga contestants, nagkakaroon po muna ng school-based na press conference. Kaya kahit anong grade level pwedeng sumali. Tsaka dahil doon yung mga best pinipili, kaya kahit iba-ibang grade level na kukuha, depende lang sa talent nila. Oo. Alam mo Ralph no, RJ, baby girl. Kasi alam kong pati ang mga ninuno mo, idol to, nakikinig ngayon sa atin. RJ, nakikinig ngayon sa atin at humahanga rin sa inyo ang isa sa mga alamat sa industriya ng radio broadcasting sa ating bansa, si Kuya Ray Langit. Uy, wow. Kuya Ray Langit! Nakikinig ngayon, humahanga daw sa inyo. Kaya mo bang gayahin ng tinig ang boses ni Kuya Ray? Hindi pa po ako masyadong kapisado sa boses. Madali lang yan. Ito ha, pakinggan mo. Hanga-hanga ko sa inyo, parang Ralph. Sobrang paghanga ko sa inyo nyo. Kapag nagawi ka ng Manila, puntahan mo ako, bata. Kayang-kaya ni Ralph yan. Sampulan mo, Ralph. Puntahan mo ako, nyo. Sampulan mo, si Ray Langit. May kalalagyan ka, bata. Oh. Ikaw ang lodi ko, boy. Ikaw ang lodi ko, boy. Idol ka talaga, wepa! Okay. Magagawa niya yan, sure ako. Hmm. Okay, sige. So, Ralph. Yes, sir. Anong sabi ng nanay mo? Tuwan-tuwa yun. Opo, tuwan-tuwa. Happy-happy yun. Hindi nga. So, sa ngayon, dito sa inyong tinatanggap, no, na mga papuri at mga encouragement matapos nga mag-viral sa social media itong inyong produksyon na ito, ano na ang napag-usapan ng inyong grupo? Meron ba kayong parang pagbabago ng isip sa karir o ano ang inyong balak? Gagawa ba kayo ng kapulungan o anuman? Ayun. As of now po, yung ibang grade 12, yung dalawang members ko ng grade 12, parang gusto nilang mag-shift sa MASCOM. Hindi ka, media-related na po na subject, na course po. And dyan ba sa Borongan may istasyon na radyo? Meron po, sir. Meron mga radyo. Ilan ang istasyon na radyo? Sa pagkalam ko po, sir, tatlo ata. Meron dyang, I think, merong MBC siguro, no? Ano ba ang istasyon dyan? Anong kumpanya? Merong MBC, RBFM ata po, sir. Aha. Meron bang Radyo Bombo? Wala, no? Ang Radyo Bombo kasi Tacloban lang, nagsarado pa yata yung AM nila doon eh. Anyway. May MOR dyan! Okay. Sige, anyway. Sa Tacloban may MOR. May MOR dyan. May MOR dyan. Alright, so Ralph, kami ay nagagalak iho, no, na ikay makapanayam namin. Baka lang meron ka ding mensahe sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin, no, para din magbigay ka ng inspirasyon sa aming lahat. Ako, iho, ulitin ko lang, sincerely ha, tikang akong kasing-kasing. Ini nga akong pagyakan na imo yan at toy. Nung napakinggan ko kayo, nakita ko ang maraming provincial broadcasters na nagsimula sa ganon. And eventually, nang dahil sa pagpupursige, sipag at tiyaga, narating ang kanilang mga pangarap. So Ralph, go ahead please. Go ahead. Para sa mga kapwa ko campus journalists dyan, mga kabataang nakapanood, mga tao nakapanood ng journalism, salamat sa inyo dahil
na-inspire kayo. Tsaka salamat rin sa inyo dahil kami rin ay mas lalong na-inspire na magpursige sa journalism at mas igihan pa yung pagsanay para mas maying bihasa at saka mas maka-inspire pa ng marami. Yun po. Ilan taong ka na, RJ? Yes, sir. Ilan taong ka na? 17 years old po. 17. Alright. So, baby girl? Batang bata. Yo, baby girl, ganito. RJ, kapag kayo ay magagawi ng Maynila, ng Manila, give us a call. Iwan namin sa inyo mga telepono namin dito. Unang-una, iboblood kayo ni Chacha. Pakakainin kayo ng masarap. Ako bahala sa kanila. May hotel ano kayo ni... Lahat. Anyway. Oo. Okay. Pag kayo na nagtungo dito, daan kayo sa ABS-CBN para namin kayo makaharap, makilala, at mabigyan kayo namin ng tour dito sa ABS-CBN para maramdaman nyo kung paano nga talaga ang actual na pagbo-broadcast sa radyo. RJ, kami ay so proud, ha? Kami ay tuwan-tuwa sa inyo. Ako, tikang harihiyon otso. Duro itong akon pagmurayaw iningayogin buhat. Damo nga salamat, RJ. Okay, sir. Damo salamat ni Watt, sir. Apo. Thank you. Mabuhay ka, RJ. Thank you.